Isang ideya. Isang hinagap mula sa walang katapusang bilang na samot-saring kaisipan. May lakas na nakatago ang isang ideya. May kakayahan itong manatili na mas mahaba pa sa isang habang buhay. Kung babalikan natin ang kasaysayan, maraming mga ideya at kaisipan ang isinilang kasabay ng unti-unting pagkakabuo ng Pilipinas bilang isang bansa. Mula sa mga itong mga aral na maaari pang lumapat sa kasalukuyang kalagayan ng bansa at realidad ng bawat Pilipino. Ang Museo ng Kasaysayan ng Mga Kaisipan ay naghanda ng isang serye ng mga video na ginagamit bilang pantawid pag-aaral ng mga mas nakakabatang bisita ng ating museo. Tuklasin natin ngayong araw na ito ang pampublikong kalusugan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Naniniwala ba kayo sa bate? Sa usog? Ito ay bahagi na ng ating kulturang Pilipino at marahil, tulad mo, lahat tayo ay may paniniwala dito. Madalas naghahalo ang mga pamahiin natin sa pangangalaga ng ating kalusugan at ito ay dahil sa kawalan ng paraan o access sa pampublikong kalusugan. Ngunit marami na rin naman ang mas sumasangguni sa doktor kaysa mga albularyo. Ano kaya ang pinagmulan ng paniniwalang ito? Balikan natin sa kasaysayan! Bago pa man dumating ang mga mananakop sa mga isla na tatawaging Pilipinas, may mayabong ng kaalaman ang mga tao sa panggagamot sa katutubong paraan. Naging mapisa ang mga ilan sa mga ito at hanggang ngayon may paniliksik pa rin tungkol dito. Gayunpaman, mayroong mga karamdaman na hindi na nangangailangan ng mas malalim na pag-aaral ng medisina at panggagamot. Sa pagdating ng mga Espanyol at pananakop nila sa loob ng higit sa 300 taon, marami rin silang mga hakbangin upang ipatupad ang mas modernong paraan ng panggagamot. Nagpatayo sila ng mga ospital, nagsanay ng mga dalubhasa sa panggagamot at pag-aaruga sa mga may sakit at karamdaman. Naumpisahan din ang pagbabakuna sa mga sakit gaya ng bulutong o smallpox. Gayunpaman, hindi naging sapat ang mga hakbang ito para sa buong populasyon ng bansa at marahil ang kawalan ng akses na ito sa modernong medisina ang patuloy na nagtulak sa mga taong pumalik sa tradisyonal na panggagamot na nahaluan na rin ng mga pamahiin. Kasabay ng pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas, ang pagbabago ng kaisipan ukol sa pinagmumulan ng sakit. Dala ng mga Amerikano ang makabagong teorya sa pinagmumulan ng sakit ng tao, ang germ theory. Kung dati, ang sakit ay nagmumula sa miasma o sa tila masamang hangin na nalalanghap ng tao sa kanyang paligid, ito ay napalitan ng kaisipan na ang sakit ay nagmumula sa dumi at mikrobyong hindi basta nakikita ng mga mata. Kasabay ng pagbabago sa pananaw na ito, ang pagbabago sa pampublikong kalusugan. Tunay nga na mayroon ng mga paggamutan sa Pilipinas sa pagdating ng mga Amerikano. Ngunit hindi pa ito sapat upang mapabuti ang kalagayan ng malaking bahagi ng populasyon. Naabutan ng mga Amerikano ang samot-saring suliraning pangkalusugan sa bansa, gaya ng kakulangan sa sanitasyon at hindi mapigilang pagkalat ng mga sakit. Dahil dito, isa sa unang ginawa ng mga bagong mananakop sa pamamagitan ng First Philippine Commission noong 1899 ang pagtatatag ng Insular na Kagawaran ng Kalusugan o Insular Board of Health. Ang kagawarang ito ang namahala sa paglikha ng mga pulisiya sa pagpapatupad ng sanitasyon at pagtataguyod pa ng medikal na pagsasanay sa bansa. Napigil nila sa pamamagitan ng pagbabakuna ang pagkalat ng smallpox, bubonic plague at iba pang sakit. Nagpatupad rin sila ng paraan sa tamang pagtatapon ng dumi ng tao gamit ang mga timba sa bawat kabahayan dahil sa kawalan ng maayos na palikuran ng karamihan at ito ang pinagmumulan ng ibang sakit gaya ng cholera.
nakapagpatayo rin ng mga pasilidad para sa taong may karamdaman na kailangang ibukod mula sa populasyon, gaya ng TB o tuberculosis at ketong o leprosy. Para sa huli, naitatag ang Culion Leper Colony. Nakita rin ng mga Amerikano ang halaga ng pagkakaroon ng mga institusyong magsasanay ng mga nais magpakadalubhasa sa modernong panggagamot at pampublikong kalusugan. Taong 1905, itinatag ang Philippine Medical School na kalaunan ay tinawag na College of Medicine and Surgery sa Universidad ng Pilipinas. Ito ay nilikha batay sa pinakamahusay na paaralang pangmedisina sa mundo noong panahong iyon, ang John Hopkins University, na istugon na ng paaralan ng kakulangan sa mga manggagamot ng bansa. Taong 1910 naman, binuksan ang Philippine General Hospital o PGH sa ilalim ni Dr. Victor Heiser matapos ang halos 3 taong konstruksyon ng nasabing ospital mula sa pagkakatatag nito noong 1907. Naging sentro rin ng pananaliksik at pagtuturo tungkol sa pampublikong kalusugan ang ospital na ito. Noong panahon ng panunungkulan bilang gobernador-general ni Francis Burton Harrison sa Pilipinas, nagbigay ito ng daan upang magkaroon ng mas maraming Pilipino sa posisyon ng kapangyarihan. Tinawag ang prosesong ito na Filipinization. Pati sa larangan ng pampublikong kalusugan ay naganap ang pagpapalit ng mga pinuno mula mga Amerikano tungo sa mga Pilipino. Taong 1916, si Dr. Fernando Calderon ang hinirang na unang Pilipinong direktor ng PGH. Gayunpaman, marami pa rin suliraning kinaharap ang Philippine Health Service, gaya ng patuloy na pagkalat ng sakit at pagtaas ng bilang ng namamatay na mga sanggol at batang edad 5 pababa. Hindi rin sapat ang bilang ng mga ospital sa mga probinsya, pati na rin ang mga doktor at nurse. Kulang din ang mga pasilidad para sa sanitasyon at para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Sa panunungkulan ni Gobernador General Leonard E. Wood, na isa ring doktor, mas nabigyan ng pagtuon ang pampublikong kalusugan. Bukod sa pag-aaral sa Pilipinas, maraming Pilipino ang ipinadala sa Estados Unidos upang magsanay at bumalik sa Pilipinas upang maging pinuno ng iba't ibang sangay ng pampublikong kalusugan. Naipatupad ang pag-aaral ng kalusugan at kalinisan sa mga pampublikong paaralan. Napag-aralan ang iba't ibang nakamamatay at nakahahawang sakit gaya ng dengue. Nakapagpasa rin ng iba't ibang batas para mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayan at pagpapatayo ng mga pasilidad at infrastruktura para sa sanitasyon at kalusugan. Maraming mga pagbabago sa kalagayang pangkalusugan ang naganap sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isa itong bunga ng kanilang kolonisasyon na may mabuting naidulot sa publiko. Sa paglipas ng panahon, mas napabuti pa at napagyaman ang mga nasimulang hakbangin sa mahabang kasaysayan ng pampublikong kalusugan sa Pilipinas. Sa ating pagbabalik sa pagsangguni sa mga albularyo bilang bahagi ng kulturang Pilipino, masasabi nating ito ay nakagisnan na at mayroon pa rin mga Pilipinong mas may tiwala sa tradisyonal na paraan ng panggagamot kaysa pumunta sa pinakamalapit na paggamutan. Isang dapat nating pagnilayan ang dahilan ng patuloy na pagsangguni ng mga Pilipino sa mga pamahiing ito. Ito ba ay basta bahagi ng ating tradisyon at kultura o may mas malalim na suliraning ikinukubli ng mga paniniwalang ito? Marami pa ring Pilipino ang walang akses sa mga paggamutan. Makikita ngayong panahon ng pandemya ang kakulangan ng ating bansa sa mga ospital at health centers sa mga malalayong lugar at probinsya. Maraming mga doktor natin at nurse ang nangingibang bansa upang makahanap ng mas malaking pasahod na kayang tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga kaanak at mahal sa buhay.
Naging mas mataas din ang singil sa mga pribadong ospital, kaya naman nagsisiksikan ang karamihan ng mga Pilipino sa mga pampublikong ospital. Ngayong panahon ng pandemya, naging mas matingkad ang mga makabagong suliranin ng pampublikong kalusugan sa bansa na may kaugnayan o pagkakahuwig sa mga suliraning makikita sa pag-aral. Ang mga suliraning ito ay mga bagong hamon na kailangan sagutin ng mga kasalukuyang pinuno ng ating bansa. Kung matututo tayo sa ating nakaraan at kung makapagninilay tayo sa kasalukuyan, maaaring maging mas maliwanag ang kinabukasan ng pampublikong kalusugan sa Pilipinas.